Magandang tanghali po sa inyo. Ito po uli ako. Ito po ngayon ang aking pananghalian. Ito po yung spaghetti. Tapos meron po ako ditong macaroni salad. At meron po ako ditong pancake na nilagyan ko po ng banana tsaka chocolate syrup. Eh siya. Tara. Salo po tayo kung may pagkain po kayo dyan. Kain po tayo. Pasta po ako kasi ngayon araw na to gawa ng kahapon po. Doon kami kumain sa bahay ng kumari ko. Nagkanin kami doon. Kaya, pasta naman po today. Yung spaghetti sauce ko po, Pinoy style. Ako po kasi nagluto nito. Pag yung husband ko nagluluto, bolognese po yung kanya, Italian style. At kape. Sino po dyan na pag nananghalian ay may kape? Pag po hindi rice ang pagkain ko, yan, nagkakape rin po ako. Hindi ko po kasi na-i-video yung paggawa ko ng sauce. Kasi, medyo busy po kami ng husband ko pag-edit nung huling video yung in-upload namin. Hayaan niyo po. Next time. Share ko tong spaghetti sauce ko. May kanya-kanya naman tayong spaghetti sauce. Pero ito po yung way ko. Dati yung ginagawa kong spaghetti sauce sa pagka-birthday po ng kapatid ko, go-work yun sa bangko. Pag nagbe-birthday po yun, ako pinagluluto ng spaghetti sauce niya.
kung mga 3 kilong spaghetti yon, gagawin ko po yun ng sauce. Medyo siyempre, pinasosobrahan ko kasi yung iba po kasing kasamahan niya sa work, nag-uwi po nung sauce. Pag ngayon natin ang sauce, nag-uwi po kasi gustong-gusto nila yung sauce na ginagawa ko. Yun naman po yung sauce na yun, kaiba po dito sa sauce na to. Kasi yung sauce na po yun, may giniling na atay. Yun po yung nilalagay ko. Tapos may ham, may hotdog. Then, giniling na pinaghalong laman ng baboy at laman po ng baka. Yun ang pinag-mimix ko. Meat ng pork and beef, ground. And then, nagpapaground din po ako ng liver ng pork, ng pig, pinag-ground ko din po yun. Tapos, yun po yung pinagsasama ko. Tapos, meron po akong hotdog at meron din po akong ham. Sweet ham po yung ginagamit ko. Tapos yung hotdog, yung tender juicy hotdog. And then, nagpapakubes po ako ng cheese, yung queso or Eden. Pinakukubes ko po yung isang whole box na yon. Pag po 1 kilo, kalahati. Pag po 2 kilo, isang box. Pag po 3 kilo, isang kalahati. Eh, minsan, may tabi ko pa po yung kalahati. Eh, hindi ako mahilig mag-put ng niyad-yad bang cheese sa ibabaw. Mas gusto ko nasa sauce. So, pinalalahat ko po yung 2 box ng keso. And then, yun po yung niluluto ko. At, ang isa pa po sa ingredients ko doon, may pineapple juice. Ito naman po, ginawa ko simple lang. Ground beef po, tapos ground beef and pork na pinaghalo. Tapos, meron lang po akong hotdog. Meron naman po ako ditong bell pepper. Meron akong fresh tomato. And then, meron din po akong pineapple juice. Ito naman po yung other version na tito. Kasi, hindi po kasing kadali makakuha din ng liver ng pig. Masarap din po to. Pero mas masarap yun. Alam ko kasi talagang inaabangan nila lagi yun dati. Tapos, inuuwi nila. And syempre, yung spaghetti sauce po na ginagamit ko dito, normal tomato sauce. Doon, gumagamit po ako ng ating spaghetti sauce sa atin sa Pilipinas. Yung nasa tetra pack na 1 liter, ang isang pack, yun yung ginagamit ko, Pinoy style. Alam niyo na yun, kung anong brand nun. Tignan naman po natin itong macaroni salad. Itong macaroni salad po, hindi ko ito gawa. Pa-Sharon din po ito. Nasasali na kayo makarinig sa akin ng salitang Sharon. Napag sa pagkain. Pa-Sharon po ito. Kasi naglipat po yung aking isang kumare. Yung kumare ko po, nagdala ng macaroni salad. Eto. May pasyaron. Ito naman po macaroni salad na to. Ito yung normal na ginagawa namin macaroni salad sa kalambak. May pasas, may hinimay na manok. Carrots, onion. Yeah, syempre mayonnaise tsaka yung noodles niya. Ginagawa lang to namin before. Pag magpapasko, magbabagong taon. Yeah.
pang may okasyon. Hindi pang karaniwang araw. Kasi marami din siya sa hug eh. Magastos. Diba? Mabigat-bigat din to. Pasok kong dinadahal ko yan. Pero sarap. At dito naglalagay kami din dito sa macaroni salad ng ginayat na keso. Ito wala ito. Baka naubos na yung keso niya. Kasi siya rin po yung gumagawa ng ensaymada na miniyadjat na cheese sa ibabaw. Kasi ginagamit talaga niya yung keso sa atin. Kahit ang daming keso dito. Hindi ko lang po talaga maintindihan. Kaya na. Kasi, ang dami-dami nilang different kinds of cheese here. Meron pa nga nung ano, yung parang may amag na, maberde-berde, at maangot-angot ang amoy, mabaho. Pero yun ang mahal. Ng ganong keso nila dito. Ang dami nilang keso. Pero wala silang ice cream na cheese flavor. Eh sa atin, ang sarap ng cheese na ice cream na cheese flavor, ha? Tapos, diba tayo nagawa sa atin ng cheesecake? Ang sarap, or cheesecake, ng cheesecake cupcake. Ang sarap nun, lalat na sarap na cheese ang gagamitin, yung magnolia. Dito, hindi sila nagawa ng cheesecake, at saka ng mga ganong cupcake, cheese cupcake. Sa atin, yung cheese, nagiging isa sa masarap na flavor ng pagkain. Dito, hindi. Ang cheese, mostly, appetizer, palaman sa sandwich nila. Pero para ihalo sa ulam, katulad natin sa kadireta natin, diba nilalagyan natin ng cheese? Wala. Wala ko alam na menu nila na may keso, na may cheese. Alam sa atin, may mga ulam or main dish tayo na meron cheese, katulad nga ng kare-kare. Menudo. Yan, nilalagyan din natin ng cheese yun. Ano pa ba? Yung murkon. Speaking of murkon, nakakamiss yun. Sarap no? Murkon, murkon. Kinuha ko yung hotdog eh. Harap. As they say, ang spaghetti ng mga Pinoy, medyo sweet. Hindi ako gumagamit ng asukal. Ang ginagamit ko po, yung pineapple juice, yun ang pang-sweetener ko sa spaghetti sauce. Kaya hindi siya masyado matamis at hindi rin po masyado maasim gawa ng tomato sauce. Siya yung nagpapa-neutralize ng asim ng tomato sauce tapos siya rin nagbibigay tamis dun sa spaghetti sauce. Kainan natin to. Dito na tayo sa dessert.
pancake at may banana at chocolate syrup. Ang sarap. Kasi yung pancake ko po, hindi ko siya nilalagyan ng asukal din. Pero yun, ito, nagbigay ako naman ako ng chocolate syrup tsaka banana na siya siyang, siya niya pang tamis. Pero hindi naman ito lagi. Dahil ang sugar. Kayo po, anong pagkain niyo dyan? Patikim naman! Hala, bakit ganito? Bakit na yung mga pagkain pagkasinimulan mo na? Eto. Hindi ko mastap, sarap. Pero yung pagkagawa ko po ng pancake, Pinoy style din po yan. Hindi ako nabili ng pancake mix. Normal po na flour lang ang ginagamit ko dyan. Nga lang po, fresh milk yung kahalo. Ganda ang panahon, medyo maaraw-araw, hindi masyadong mahangin or malamig. Maglalakad ako, pwede sama ko kayo. Ikot tayo dito. Nauubos ko na. Pero hindi ko na sila kaya. Okay na ako dito. Maraming salamat po, guys, sa inyong mga panonood sa aking mga video. At I hope nagustuhan po ninyo ang ating panangalian. Sa susunod po ulit, saluhan niyo ako. Maraming salamat!